Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. John chapter 8, verse 34 hanggang 36. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin na hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. And then John chapter 1, verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. The gift of authority. Ang ginawa po ng Panginoong Hesus sa atin ay binigyan niya po tayo ng bagong buhay. Nung tayo po ay nanalig sa kanya, na born again po tayo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At the same time po ipinanumbalik niya sa atin yung karapatan natin bilang anak ng Diyos. Sa English Bible po, yung salita pong authority ay marami pong kahulugan. Yan po yung salitang power, privilege, at right. At yan po ang nawala sa tao nung nagkasala po si Adan. Napahintulutan natin na si Satanas ang mag-rule sa mundong ito at lumaganap po yung sin and suffering sa buhay ng tao. Kasi nga po, napagharian ni Satanas ang buhay ng tao. Pero nung pumarito po ang Panginoong Hesus, pinanumbalik po ng Panginoon yung authority na yan na nawala sa tao. At ang sabi ng Biblia, yung karapatang maging anak ng Diyos ay naibigay muli sa tao. So man apart from Christ has no authority. Tandaan niyo po yan. Kapag ang isang tao po ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus, hindi siya na born again, ang Biblia po sinasabi na siya'y wala pa rin authority, subject siya ni Satan, slave siya sa kasalanan. Yung po ang sinasabi ng John chapter 8, verse 44, na sabi ng Panginoong Hesus dun sa mga Hudyo, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. Yung pala ang dahilan kung bakit po nakagagawa tayo ng maraming pagkakamali sa buhay, kasi malinaw po dito sinasabi na you belong to your father, the devil. Naging sunod-sunuran po tayo sa nais po ng Diablo, sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. At dun po sa verse to sinasabi dito, in which you used to live when you followed the ways of the world, following the prince and power of the air. Yung po pala ang ginagawa ng taong hiwalay kay Kristo, subject po siya ni Satan. Kaya po yung lordship ng Panginoong Hesus kailangan ma-impose sa buhay natin para ma-transfer po tayo from Satan's kingdom to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Yung po sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 13. At mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos, sabi sa John chapter 1 verse 12. Pangalawa po, mapapansin nyo po, since na si Satan po nakapaghari sa buhay ng tao, maintindihan nyo po na ang tao po'y slave sa kasalanan, hindi siya malaya. Kaya all throughout the Bible, lagi nyo pong makikita yung salitang slave. No? Sabi po dyan sa John chapter 8, verse 34 hanggang 36. Salamat na lamang po, sabi sa John chapter 8, verse 32, that the truth has set us free. So ibig sabihin po, nung nakarinig po tayo ng salita ng Diyos, natuklasan natin yung magandang balita na si Jesus ang makapagliligtas sa atin, Jesus came to set us free, sabi po sa John chapter 8, verse 36. At ito pa po, hindi lamang po tayo naging subject ni Satan, naging slave sa kasalanan. Ang masakit na katotohanan, Satan stole what belongs to us. Ninakaw po ng Diablo ang mga pagpapala, pribilehiyo na dapat po meron ang anak ng Diyos. Kasi sabi po sa John chapter 10, verse 10, the thief cometh to steal, kill, and destroy. So yan po pala ang dahilan kung bakit there's so much suffering in this world, kasi ang Diablo po, yung privilege at mga benefits at blessings na dapat nasa anak ng Diyos, ninakaw niya yan sa tao nung ang tao po ay nagkasala. Siya po ang sanhi at dahilan kung bakit po napakarami pong suffering sa mundong ito. Salamat na lamang po sa John chapter 10 verse 10, sabi ng Panginoon, I have come that you may have life and have it to the full. Gusto ng Panginoon maranasan natin ngayon sa Kanya yung full benefits, no, yung full rights, full privileges na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw nakakarinig nitong ganitong mensahe, huwag mo itong sayangin.
It's about time na ma-discover na pwede kang maging anak ng Diyos at maibalik sa iyo yung authority na wala sa tao at maranasan mo yung buhay na ganap at kasiya-siya. At alam niyo po, yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga believers, maranasan po natin yung abundant life, yung authority na makapamuno sa mundong ito because of our Lord Jesus Christ who has redeemed us from the authority of darkness. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!